Hello fellow grower, magandang araw po. Sobrang init ng panahon ngayon. Yung init ng araw ay nakakasunog ng dahon ng ating mga tanim. So example na lang, itong isang tanim ko dito. Yan, natuyo na yung kanyang dahon. Yan yung magic fruit. Pati ang kangkong, pag na-expose sa matinding sikat ng araw ay natutuyo ang mga dahon. Yan pa ang isa. Eto pa. Marami naman tayong tanim na kaya ang init ng araw. Pero meron ding mga tanim na syempre ay hindi kakayanin, kaya naman kailangan natin silang ilagay sa lilim. Itong aking bawang, ayan, medyo nagpupumilit pa rin na mag-survive. Ang una nating solusyon dyan ay ilagay sila sa lilim. Kagaya nito, ayan, meron ng bubong at naarawan lang ito bandang mga alas 3 ng hapon. Ayan. So, yung karamihan sa kanila, lalong-lalo na yung masayalan sa init ng araw, itong rubber tree halimbawa ay inilagay ko sa lilim. Pag pinabayaan kasi sa initan ng araw, kagaya nito, ilang araw na nalagay sa matinding sikat ng araw, ayan, nasusunog na yung kanyang dahon. Pati itong halaman na ito na matibay, supposedly sa init ng araw, ayan, sunog yung kanyang dahon. So, ang isang solusyon natin dyan ay ilagay sila sa lilim. Nakagaya nito mga halaman ko na pang-display, ornamental plants, nilagay ko lahat dito sa lilim kung saan sila ay maaarawan lang siguro ng mga 2 oras hanggang 3 oras sa parting hapon na. Isa pang solusyon na maaari natin gawin ay ang maglagay ng shading net kagaya nitong nasa akin ngayon. So bumili ako ng shading net para naman itong bakanting portion ng aking backyard ay malagyan ko pa ng mga halaman. Ang sukat ng shading net na ito ay 4 meters by 5 meters. Nabibili po ito sa Lazada, sa Shopee. Makakabili kayo at makakapili ng supplier. Itong binili kong shading net na ito ay ayon doon sa store ay 90% shading. Pero gaya ng nakikita mo, hindi naman siya 90% talaga. Titingnan ko siguro mga 50% lang ito to 70% shading. Kasi syempre pag binatak mo yan, bubuka siya, lalaki yung mga maliliit na butas at hindi na siya magiging 90% shading. So pag bibili kayo, halimbawa, ng shading net, mas advisable na biliin nyo yung tipong mataas yung shading capacity kagaya nito na 90%. Kasi pag binatak nyo yan, ay hindi na siya 90% kagaya nitong nasa akin. Malaking tulong ang shading net para maproteksyonan ng ating mga halaman sa sobrang init ng araw, lalong-lalo na pag ang lugar ninyo ay kapareho nitong sa akin na sementado. Pag sementado kasi yung pinagtataniman ay na-amplify ang init ng araw. So meron ng init sa taas, meron pang init sa sahig. At yun po ay madaling matusta ang ating mga tanim. So sa ganitong napakainit na panahon, ang solusyon natin ay ilagay sa lilim yung ating mga halaman na nasa container. Yun ang una. Pangalawa naman, kung wala tayong shaded area, ay bumili ng shading net na agaya nitong nakikita nyo sa akin. At ang pangatlo naman, kung sementado ang inyong pinagtataniman, ay diligan siya, basain siya ng tubig para naman hindi masyadong ma-amplify yung init. So ito, binasa ko na ito kanina, mga isang oras pa lang mahigit, at ayan, makikita mo tuyo na yung semento. Mga very small portions na lang yung natitira na medyo basa, yung medyo may lupa, ayan, medyo basa pa siya, pero itong semento talagang ang bilis matuyo ng tubig. Isa pang option na pwede mong gawin para mabawasan ng init ay basain yung inyong shading net. Yung shading net mo kasi magdi-disperse siya ng tubig pag binasa mo siya sa taas, at isa rin sa magpapalamig ng simoy ng hangin sa iyong bakuran. Ito yung example na sinasabi ko. Binabasa ko yung aking shading net.
dahil masinsin yung pagitan ng kanyang mga plastic, ay nakakatulong siya para medyo mapalamig yung init ng klima. At syempre, babasain mo na rin talaga yung simentado. Yan po ang ilan sa mga idea na pwede mong gawin, gayahin, para medyo maibsan ang sobrang init ng panahon sa iyong bakuran, lalong-lalo na sa pareho natin na nasa container gardening. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!